Ang maalagang ina na si Connie ay nakatira sa isang magandang bahay kasama ang kanyang mapagmahal na pamilya. Habang tinutulungan ang anak na si Charlie na maghanda para sa paaralan, bumaba ang kanyang mister na si Edward, tinatanong kung ayos lang ba ang hitsura niya. Sinabihan siya ni Connie na napakagwapo niya at pagkatapos halikan ay umalis na ang mag-ama. Kalaunan ay nagtungo si Connie sa lungsod upang bumili ng mga kakailanganin para sa nalalapit na kaarawan ng kanyang anak. Ang napakalakas na hangin ay nagpahirap sa misis na maglakad sa lungsod, hanggang sa aksidente siyang nabangga ng gwapong binata na si Paul. Tinulungan ni Paul si Connie na kunin ang kanyang mga gamit, at nang subukan itong magpara ng taxi para sa kanya ay walang huminto. Napansin niya ang mga pasa sa mga binti ng misis, kaya iminungkahi ng binata na pumunta sila sa kanyang apartment upang mabigyan niya ito ng band-aid. Pagpasok sa apartment ay pumunta si Connie sa banyo upang gamutin ang kanyang mga gasgas. Maya-maya ay nakigamit siya ng telepono, at habang tumatawag ay hindi maiwasan ni Paul na titigan ang magandang binti ng kanyang bisita. Bigla niya itong nilagyan ng yelo na ikinagulat ni Connie. Nang maglaon ay nagpasalamat siya sa binata para sa kanyang tulong, at bago umalis ay binigyan siya ni Paul ng isang libro bilang souvenir. Pagdating sa bahay ay kinwento ni Connie sa mister ang mabait na binata, at iminungkahi naman ni Edward na padalhan siya ng bote ng alak bilang pasasalamat. Nang gabing iyon, habang sinusubukan ni Edward ang bagong kamera ay nilalandi siya ni Connie, hanggang sa nagsimula silang magromansa. Subalit, bigla silang tinawag ni Charlie, dahilan para maputol ang kanilang moment. Habang sinusuri ni Connie ang librong ibinigay ni Paul ay may biglang nahulog na papel, at nakasulat dito ang numero ng binata. Nagpasya siyang tawagan nito at tinanong ang kanyang address para mapadalhan niya ito ng isang bote ng alak bilang pasasalamat. Sinabihan siya ni Paul na pumunta na lang sa apartment at ipagtitimpla niya ito ng kape. Nag-aalangan ang misis, ngunit kalaunan ay pumayag din ito. Pagdating sa apartment ni Paul ay tinulungan siya ng binata na tanggalin ang kanyang coat. Napansin ni Connie ang isang braille, at sinabihan siya ng binata na ipikit ang kanyang mga mata habang tinutulungan niya itong madama ang mga pahina. Kahit isinara na ang libro ay hindi pa rin binibitawan ni Paul ang kamay ng misis, dahilan para umalis si Connie nang hindi man lang ginagalaw ang kape. Pumunta siya sa opisina ni Edward kung saan ay binati siya ng secretary na si Bill. Sinurpresa ni Connie si Edward ng isang kamiseta, at nang tanungin ng mister kung kumusta ang kanyang lakad ay nagsinungaling ito na nakumbinsi niya si Bob na mag-pledge para sa auction, at hinangaan ito ni Edward. Pagkatapos ng kanilang hapunan ay hindi pa rin maalis sa isipan ni Connie ang apartment ng binata. Napansin ni Edward ang kanyang katahimikan ngunit hindi na ito nagtanong. Kinabukasan, bumalik si Connie sa apartment ni Paul at sa pagkakataong ito ay may dala siyang siopaw. Pagkatapos tanggalin ang kanyang coat ay niyaya siya ni Paul na magsayaw, ngunit napagtanto ni Connie na mali ito, kaya nagpasya siyang umalis. Maya-maya ay bumalik siya para kunin ang kanyang coat, at sa pagkakataong ito ay binuhat siya ng binata at dinala sa kwarto, kung saan ay tuluyan nang bumigay si Connie sa malaking pikulo ng binata. Pagkatapos ng bakbakan ay umuwi ang makating misis na hindi alam kung masaya ba siya o nagsisisi sa kanyang ginawa. Samantala, nakausap ni Edward si Bob at nang tanungin niya ito tungkol sa auction ay sinabi ng lalaki na nag-out of town siya kaya imposibleng kinausap siya ni Connie tungkol dito. Nang gabing iyon, ang naghihinalang si Edward ay tinanong ang mabait niyang misis kung mahal ba siya nito. Mabilis namang sumagot ng oo si Connie na nagpakalma kay Edward. Sa mga sumunod na araw ay dalawang buhay ang ginampanan ni Connie. Isa bilang mabuting ina at asawa nina Charlie at Edward, at pangalawa ay bilang mapangalo niyang babae na inaararo ni Paul tuwing weekdays. Isang araw ay hindi mapakali si Connie dahil isinama siya ni Paul na mananghalian sa labas. Nakipagpustahan ang binata kung sino ang magbabayad sa dalawang lalaki sa kalapit na lamesa. Giit niya na kapag siya ay natalo ay aalis sila kaagad, at kung siya naman ang mananalo ay hahayaan niya itong halikan siya. Napagtanto ni Connie na ang isa sa mga lalaki ay ang sekretarya ng kanyang mister na si Bill, kaya sinubukan niyang itago ang kanyang mukha. Gayunpaman, dahil nanalo si Paul sa pustahan ay hinalikan siya nito, na siya namang nasaksihan ng sekretarya. Isang gabi habang naliligo si Connie ay sinamahan siya ni Edward. Nang subukan siyang landiin ang mister, ay umalis si Connie at sinabing nalalamigan na siya sa tubig. Kinabukasan ay niyaya ni Edward ang misis na mananghalian sa labas, ngunit giit ni Connie ay may appointment siya sa salon. Napansin ng mister ang bagong damit at sapatos na inihanda nito, at tinignan niya ang kanyang asawa ng may paghihinala. Tinawagan ni Edward ang salon upang kumpirmahin ang appointment ni Connie ngunit giit nila ay walang schedule ang kanyang asawa. Nang umalis na ang mister ay tumungo si Connie sa lungsod upang makipagkita kay Paul, subalit nakasalubong niya ang kanyang mga kaibigan at inanyayahan siya ng mga ito na magkape. Tinawagan ni Connie ang kalaguyo upang ipaalam na mali-late siya sa kanilang bakbakan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Paul at sinenyasan niya si Connie na pumunta sa banyo. Iniwan ng misis ang mga kaibigan at pumunta sa CR kung saan ay mabilisan siyang pinutukan ng kalaguyo. Pagbalik ni Connie ay pinagchismisan nina Tracy at Sally ang gwapong binata na nakita nila kanina, at ang tinutukoy nila ay si Paul. Giit ni Sally na handa siyang magkasala, matikman lang ang lalaking kagaya niya, ngunit binalaan siya ni Tracy at sinabing nasira ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagtataksil. Samantala, tinanggal ni Edward si Bill dahil sa isyu ng kanyang katapatan.
Nakiusap ang sekretarya na huwag siyang tanggalin, ngunit giit ni Edward na hindi niya dapat pinagtaksilan ng kumpanya. Nang papaalis na si Bill ay sinabihan niya si Edward na tanungin ang misis nito tungkol sa katapatan. Natigilan si Edward at lalong lumakas ang kanyang hinala. Nang maglaon ay nakipagkita si Edward sa investigador na si Frank at hiniling niya rito na alamin kung ano ang kababalaghang ginagawa ng kanyang misis. Nang gabing iyon ay inanunsyo ni Edward na lilipad siya sa Chicago bukas. Ibinunyag din niya na pinaalis niya si Bill dahil nagtaksil ito sa kumpanya. Nagulat si Connie sa salitang taksil ngunit pinagkibit balikat lang niya ito. Nang umalis si Edward papuntang Chicago ay mas napadalas na ang paglabas ni Connie kasama ang binata, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay lihim silang kinukunan ni Frank ng litrato. Labis na nagpakasasa si Connie sa pikulo ni Paul hanggang sa nakalimutan na niyang sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan, dahilan para unti-unti siyang kainin ng pagsisisi. Kinabukasan ay ibinigay ni Frank kay Edward ang mga larawan ng kanyang misis at kalaguyo nito. Binanggit ni Frank ang address ni Paul at kung anong oras sila nagkikita ni Connie. Hindi lubos maisip ni Edward na magagawa iyon ng kanyang asawa, subalit ang ebidensya na pinapakita ng mga larawan ay mahirap baliwalain. Isang araw sa grocery ay nakita ni Connie si Paul na may kasamang babae, kaya kinumprunta niya ito at gumawa siya ng eksena. Pagbalik nila sa apartment ay iginiit ni Paul na kaibigan lang niya iyon, ngunit ayaw maniwala ng misis. Tinatapos na niya ang kanilang relasyon, ngunit tumanggi si Paul na bitawan siya, at dahil makati si ate ay bumigay na naman siya sa kamandag ng binata. Isang araw ay binisita ni Edward si Paul at agad siyang nagpakilala na mister ni Connie. Pinapasok siya ng binata at nang tanungin ng mister ang tungkol sa relasyon nila ni Connie ay kalmado lang siyang sinasagot ni Paul. Gayunpaman, biglang nang dilim ang paningin ni Edward nang makita niya ang snow globe na iniregalo niya sa kanyang misis. Sa sobrang galit ay inatake niya si Paul gamit ang globe at paulit-ulit niyang hinampas ang notification bell, este ang binata hanggang sa bawian ito ng buhay. Nang nahimasmasan si Edward ay kinilabutan siya sa kanyang ginawa. Matapos linisin ang dugo sa sahig ay inilagay ng mister ang katawan ni Paul sa likod ng sasakyan at dumiretso siya sa paaralan para samahan ang misis na panuurin ang play ng kanilang anak. Habang natutulog ang kanyang mag-ina ay pumunta si Edward sa isang dump site at doon ay itinapon niya ang bangkay ni Paul. Isang araw, habang nasa trabaho si Edward ay dumating ang mga pulis sa kanilang bahay. Tinanong nila si Connie tungkol kay Paul na iniulat na nawawala ng kanyang misis. Giit ni Connie na hindi niya gaanong kilala ang binata at isang beses lang siya bumili ng libro mula sa kanya. Dahil walang gaanong nakuha na impormasyon ay umalis din kaagad ang mga pulis. Sa kaarawan ni Charlie ay binanggit ng bata ang mga pulis na bumisita sa bahay. Tinanong ni Edward ang misis tungkol dito at giit ni Connie na meron daw tao na nawawala. Tinanong ng mister kung bakit siya kinausap ng mga pulis at sagot ni Connie ay marahil nakita nila ang kanyang number sapagkat bumili siya ng libro mula sa binata. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ang mga pulis at sinabing natagpuan na ang bangkay ni Paul. Halata ang pagkabalisa ni Connie at nang tanungin ng pulis kung saan niya nakilala si Paul ay nagsinungaling ang misis at sinabing sa auction. Sinuportahan ni Edward ang kanyang kasinungalingan at pinaniwalaan naman ito ng mga pulis. Habang inaayos ang mga damit ni Edward para sa dry cleaning ay natuklasan ni Connie ang mga larawan nila ni Paul at agad niyang napagtanto na alam na ng kanyang mister ang tungkol sa kanyang pagtataksil. Nang gabing iyon ay nagdaos ang mag-asawa ng isang maliit na salusalo kasama ang kanilang mga kaibigan. Kinuha ng isang bisita ang isa sa mga snow globe at nang makita ito ni Connie ay nabalisa ang misis sapagkat iyon ang snow globe na iniregalo niya kay Paul. Sa sandaling iyon ay nakumpirma ni Connie na ang kanyang mister ang pumatay sa kanyang kalaguyo. Pagkaalis ng mga bisita ay kinumprunta ni Connie si Edward. Inamin ng mister na hindi niya sinasadyang mapatay si Paul at giit niya na si Connie talaga ang gusto niyang patayin. Pareho silang umiyak habang magkahiwalay na pinoproseso ang kanilang sitwasyon. Isang araw habang tinuturuan ni Paul ang kanilang anak na magpiano ay napansin ni Connie ang maliit na compartment sa ilalim ng snow globe na ibinigay niya kay Paul. Sa loob ay ang larawan ng mag-asawa kasama ang sanggol nilang si Charlie at isang note mula kay Edward na nagsabing siya ang pinakamagandang parte ng kanyang buhay. Labis na nagsisi ang misis sapagkat pinagtaksilan niya ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Sinunog ni Connie ang mga larawan nila ni Paul habang iniisip na sana ay hindi na lang siya sumama sa apartment ng binata. Giit ni Edward na susuko siya sa mga pulis, ngunit tumutol si Connie at sinabing haharapin nila ang mga bagay ng paisa-isa hanggang sa sila ay makamove forward. Tila ay bumalik sa normal ang buhay ng mag-asawa. Naging maganda ang takbo sa trabaho ni Edward habang ang auction naman ni Connie ay naging matagumpay. Habang papauwi mula sa auction ay huminto sila sa stoplight. Iminungkahi ni Connie na lumipat sila ng ibang bansa at magpalit ng pangalan, ngunit maya-maya ay nagsimula siyang umiyak. Sila ay tumigil pala sa istasyon ng pulis, sapagkat handa nang sumuko ang mapagmahal niyang mister. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.